Magandang araw sa inyo mga cravers. May i-share ako sa inyong recipe na natutunan ko sa aking kapatid. Ang tawag namin dyan ay baked bangus with tomato and cheese. Napakasimple lang ng mga sangkap nyan. Bawang sibuyas, kamatis at sili. So kung gusto nyo ng mas maanghang, gagamitin nyo siling pula. Ako kasi bawal sa akin ang masyadong maanghang, at sa amin dito sa tahanan namin, bibihira ang mahilig kumain ng maanghang, kaya alalay lang ang hang na inilagay ko. Nung una natin gagawin ay gigisa natin ang bawang, sibuyas, kamatis hanggang sa maluto yan. Actually, hindi siya kailangan lutong-luto. Sapat lang na luto, yung lalambot lang yung kamatis natin. Bakit? Kasi ang kamatis kapag naluluto, manamis-namis yan. So, kailangan natin yung acidity ng kamatis. Perfect na perfect yan sa creaminess na gagawin nating baked bangus mamaya. So, titimplan lang natin yan ng asin, pepper. Kapag lumambot na yan, hindi naman masyadong kailangang luto. Ihanguin na natin yan at isa-set aside natin para mamaya. Tapos yung ating boneless bangus, wala tayong gagawin dyan kundi salt and pepper lang. Ganun lang kasimple kasi magiging malasa yan mamaya. After natin timplahan, ipiprito lang natin yan sa mantika. So, hindi rin kailangan masyadong crispy, no? Habang piniprito natin yung bangus, nagprepare na ako ng cheese. Tapos sa cheese, binaligtad ko na yung bangus. At makailang sandali nga lang at binaligtad ko na lang din siya uli para makita ko ano yung hitsura ng kabilang side. At yan nga, satisfied na ako. Dito na rin ako nagprito ng garlic sa pinagprituan ko ng bangus. Para yung lasa, nandiyan dyan pa rin. So, medyo babantayin nyo lang para hindi siya masunog. In-strain ko na nga rin yung oil kasi gagamitin din natin tong same pan pag assemble natin ng bangus and tomatoes bago natin siya ilagay sa oven. Ang pag-assemble ko hindi ko nilagay sa ibabaw yung kamatis kasi may kasama kami dito sa bahay na hindi mahilig sa kamatis pero napakahilig sa cheese. Naghanda rin pala ako ng spring onion na panlagay ko sa ibabaw. Optional lang ito, no? So pwedeng wala yan. Katapos ay ilalagay na natin yan sa preheated oven. So babantayin nyo yan kasi hindi naman yan kailangan lutuin maigi. Hintay mo lang mag-brown yung cheese, okay na yan. At nung napansin ko ang nag-brown na yung cheese, ipinahango ko na agad kasi okay na sa akin yan. So depende sa'yo. Actually, yan ang kinalabasan nung aking binik. Pwede mo pang ibalik yan kung hindi ka pa masaya. Pero sa akin, masaya na ako dyan. Since kakainin na rin namin to agad, nilagyan ko na ng crispy garlic sa ibabaw. Maraming crispy garlic at mas mainam talaga na kainin nyo agad after nyong mahango sa oven. Kasi napakasarap talaga nito kapag bagong hango. At yung cheese nagme-melt pa. Kasi pag lumamig yan, titigas din yung cheese. Kapag lumamig na yung cheese, mag-iiba na yung texture niya. Masarap pa rin naman, yun nga lang, iba pa rin talaga yung sarap niya kapag bagong hango galing sa oven. At tingnan nyo naman, napakasarap tingnan din. Sobrang malasa tong dish na to, so kahit yan, brown rice nga yung rice ko, talagang mapaparami ka pa rin ang kain. Napakasarap talaga niya. Yung acidity ng kamatis, yung creaminess ng cheese, bagay na bagay sa isa't isa. Tapos yung crispy garlic, sakto rin sa belly. Sarap! Salamat!